Luto ang laban, fans ng Choco Mucho o Malma si Game, pinagbigyan ng Ubi Gels, totoo kaya? Alamin! What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Walang iwanan sa pamilyang ito. Walang malalaglag, parehong papasok sa semis. Yan naman ang naging conclusion matapos ang naging paghaharap ng sisters team na Choco Mucho at Creamline. Tila ba raw parang may bigay ang naganap sa game, lalo tigit nanganganib ang lagay ng CCS para makapasok sa Final Four. Sa ipinapakita ng performances ngayon ng dalawang koponan sa kanilang mga past games, tila kayang-kaya naman daw masilatan ng panalo ng Choco Mucho ang kanilang Corebisco team. Pagkakataon na raw sana itong labang ito sa Elims na tapusin na ang 11 winning streak ng CCS sa Choco Mucho. Pero mukha raw bigay ang laban. May cooking show bang naganap? Well, kung iisipin natin, napakabilis ng naging laban. Though kung titingnan din natin ay hindi kompleto ang Choco Mucho dahil wala ang isa pa nilang top gunner na si Kat Tolentino. Kaya talagang hindi sila 100%. Pero base nga sa nakita nating laro sa kanilang mga dating performances kontra sa ibang teams, malakas naman sila. Kaya nakapagtatakang kahit isang set ay hindi nila nakuha sa CCS. Wala ring masyadong adjustment na ginagawa si Coach Dante sa team. Hindi rin napapalish ng mabuti ang couple of errors na ginagawa ng Choco Mucho. Wala rin sa kanila ang fighting spirit, unlike sa ibang games na lahat ay naging leader at vocal sa isa't isa. Tila hinahayaan lamang ang mga palo ng Cool Smashers. Well, ilan lamang yan sa mga napansin ng fans. Pero huwag nating baliwalain ang performance ng Creamline, especially ni Bea De Leon, na talagang solid ang naging performance. Nasa perspektibo, opinion na lamang iyan ng bawat tao kung anong naging obserbasyon nila sa game. Dahil may goal naman ang bawat isa. Ang katotohanan ng gusto ng UBE na makasilat ng win sa sister team nila ay isa ng malaking motivation. While ang CCS naman ay magtutuloy-tuloy ang kampanya nila sa Final Four. Kaya for sure, pareho nilang binigay ang best nila. Well, aminin naman natin o hindi, ibang crowd ang nabibigay at napupuno ng bawat venue, especially kapag naglalaro ang Rubisco teams. Ang opinion naman ni Volleyball Nation ay huwag natin i-discredit ang performance ng bawat koponan, hindi lamang ng Rubisco teams, kundi ang iba pang teams, even yung mga out na sa Final Four. Kaya kayo mga ka-Volleyball Nation, anong masasabi nyo sa naging laro ng Rubisco teams? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe!